Teng kayo kayo ito maganahay na ito. Pero yung punto naman na nabasa ko. Kasi violation. So ang Republic Act po kayo sa ano, ang Ipiralo, may mga penalty clauses siya. So, kung yan, kang nagsabi man po ang Mitamalaga Chamber na ma-file man sa naning suit. So, definitely po, iwan man po yan ng civil, may criminal aspect. Ang kuya po dyan, ang numero po dyan tatama ng management. Kasi sila po nag-i-implement kang mga policies kang board. Ang nadaong ko po kay Press Mario na si Kuya Ninda, pwede po sila mahagat sa NEA na kung mag-worst case scenario, ang tatamaan lang po kaya ang board of directors. Ito po mga, just in case may mga take over. Sir, kung ikaw nga po to, ano ko ta dapat si immediate po na ginibo kang kasure ko to para dahil sinda mag-abot sa araw kaya na worst scenario? Kung ako po ang apo to, ang board should have come up with a resolution directing the management to implement the order of the ARC. So, ang pag na-receive naman po yung kang management, maadali siya kung paano niya to i-execute. So, masimbag man po siya sa board of directors na ini ang mga proposal mo, how to execute. Para po delineated ang trabaho kang kada sa room. Kasi po ang board is policy making. So, dapat po susuguon kang board of directors ang management. Dahil po dapat magsaro yan eh. Dahil dapat po para yung opinion niya. Dapat separate siya. Dapat suguon niya, upon receipt kang si order kang ERC, suguon niya ang management to implement it. To comply with the order of the ERC. Sir, selling mo may magkasabang ma-argue na mangyari sa ikan? Ako po, given the circumstances na nahiling tangon niya na pero dahil panggayon na discuss ini sa lawkang board of directors, baka aarog po kayo ng course of banan niya, course of action niya. Sali ko po na enlightened sila sa discussion ko niyan. Sali ko po na nailinaw sa inda si role nila. And para sa inda man lang po yun na kumbaga sa inyo. Ako po nagtutubod ako na ang part ng kasuray ko nag-aaradal man sila. Baka po na-overwhelm lang sila kung sitasyon. Tama po si Mayor Legacion dapat and other mayors na dapat ang tinitindog ang kasuray ko is yung member consumers. Kasi ang member consumers po ang nagbubuhay kang electric cooperative. Significant po si presence kang mga mayors ko niyan at ang Metro Naga. Ang kasuray ko po ang whatever na action sila in one way or another na touch base sila sa mga LGUs na agad sila ng tabang. So ngunyan, ang mga LGUs naman ang nagahagan ng tabang sa kasuray ko na i-implementan nila si order kang ERC. Sir, sabi nga ni Kian, the damage has been done, na nasingil na ning sobra ang mga consumers at napasa na nila itong sobrang gabat kang in case po talagang overcharging na nangyari. So sa hiling mo, sir, ano dapat ang gibuhon po ang mga member consumers or may kipuan ba sa ang sa hiling ko po itong sarong stepping stone na ito kang number one, itong sabi kami ito na naka-chamber, itong isa ng action na gigibuhon. Number two, yung creation ng power commission. And number three, siguro pagiging vigilant kang mga member consumers, owners kang kasuray ko to. Ano ko lang po ang kasuray ko to, kundi sa iba pang mga electric cooperatives. Ang worst case scenario po yung dinahiling ko is ma-expire po ang franchise kang kasuray ko pirang taon mula ko niyan. So, ini po, gagrant ini kang Congress, ang franchise kang sarong electric cooperative, minimum of 25 years yan. So, subject to extension kang Kongreso. So, baka po magparakusog ang clamor na, ang claimor na, kaya sa dapat po hilingon yan kang electric cooperative. Dapat po sa aspect na yan, kasurog ninda ang member consumers. So may pinbanggit ka kaso bago na, although nabanggit mo na lang yung pigpasal mong resolusyon na pwede itong ano ang magiging kahalagahan din? Number one po, duman sa limang resolusyon, primer po naugma ko sa kasoreko, for they have taken action, duman sa mga resolutions kang sangguniang panlunsod, itong lima, which I authored, which I sponsored, na on sa floor, on joining collective motion. So, itong primero lang po, and then nandiyan na paunrahan. Itong pagpapundok itong April 12 na bidding duman sa pag-supply ng kuryente.
Pero ito pong apat na resolution, sabi po nila duman, favorably, pinghiling ninda kung paano mo makatabang sa electric cooperative. Ang sailing ko po, ang pinaka long-term na solution kani is ito pong panglimang resolution na pigahagad to po sa NEA na maging basihan sa paggrado kang performance kang electric cooperative ang pigpapataw niyang presyo kang kuryente sa sayang member consumers. Sa kanya po kaya, ang basihan lang kang performance, collection efficiency, systems loss, si itong power interruption, mayo po itong power rate. Yung po pagkalipig ko para sabi man ni Mayor Ligacion na dapat maisabay sa factors o sa criteria itong power rate. Kasi pagkabali na po yan dyan, magiging very vigilant na po ang management and board duman sa mga kontratang lalawagan nila. They will see to it na malawag sila duman sa kontratang advantage sa member consumers. And mayo nang definitive po ma-avoid na sila ma-repeat ining araw kaniyo na for several years mapalang kontrata sige sintang bakal duman sa sarong supplier na mapalang tultul na kontrata. So kung kabali po yan sa criteria, sailing ko po magiging vigilant sinda, and ang pagiging vigilant po nila mari down sa maray na performance, kababang presyo ng kuryente. Sir, may suggestion ka sa bagong taon din ng copy ang iba pong mga municipalities. Ano, sir? Suggestion ko po is itong apat na resolusyon kang sanggunan panlunsod kang Naga o Joint Collective Motion, padarahan man si Kabus na LGUs na nasasakupan kang electric cooperative. But sa Bihon, Garo Siampo, yung Gabos, including Naga City, for them to adapt their solution. Tangari pong makaabot naman sa NEA, makaabot sa ERC, makaabot sa Department of Energy. But sa Bihon po pa nagtarabang-tabang ang mga LGUs na para yung tono ng resolusyon, sa hindi ko po mas makusog ang boses kang member consumers kang kasulay ko.